ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi pa din nakakalabas ng building sila Annalyn, Zoe at Lindon. Inupirahan nila si Moira gamit ang drill. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Sa building, naghahanap ng daan sila Nurse Karen at ang kasama nitong isang nurse. Nang nakita nila si Doc Luke na nakadagan sa isang malaking cabinet. Kaya tinulungan nila na matanggal ang cabinet sa paa ni Doc Luke. Sa sobrang bigat ng cabinet, hindi nila kaya. Kaya sinabihan ni Nurse Karen na humingi ng tulong ang kasama nitong nurse. Samantala, si Annalyn naghahanap naman ng iba pang gagamitin nito na pang-opera kay Moira. Dahil nawalan ito ng malay, kailangan nila mabutasan agad ang ulo ni Moira. Pabalik na sana si Annalyn kay Zoe na makita ni Annalyn ang isang lalaking sugatan. Gagamutin niya sana kaso patay na ang lalaki, kaya nagmadali na lang siya umalis. Nagiiyak si Zoe habang hinahawakan niya ang kamay ni Moira. Nagsasalita ito ng mami, pakiusap, huwag mo ako iiwan. Gumising ka mami, huwag mo ako iiwan. Nakita naman ito ng isang nurse, kaya akala niya patay na si Moira. Dali-dali siya umalis at pumunta kay Nurse Karen para sabihin na patay na si Ma'am Moira. Kinakabahan ito habang nagsasabi kay Nurse Karen. Napaiyak naman si Nurse Karen. Maya-maya may dumating ng tulong sa kanila, kaya makakalabas na sila ni Nurse Karen at maililigtas na nila si Doc Luke. Samantala, sa kabilang building, si Josa nagpupumilit na pumasok sa building dahil gustong-gusto niya na makuha ang cellphone na pinagawa niya. Sabi ng barangay, sirang-sira na ang building, delikado na pumasok at bawal nang pumasok. Tinatawagan ni Josa ang kaibigan niyang tendero, ngunit hindi niya makontak. Nag-aalala ito na baka hindi niya na makuha ang cellphone. Samantala, sa flower shop, hindi na kaya ni Robert, nanghihina na ito. Gusto niya sana uminom ng tubig, kaya dali-dali naghanap ng tubig si Lynette. Nakakita ito ng tubig galing sa flower vase. Kinuha niya ito, sabi niya mukhang kakapalit lang ng tubig kaya okay na ito Robert. Wala na tayo choice. Sige, ako na muna iinom, kapag sumakit ang tiyan ko, hindi mo na iinumin. Tsaka mukhang malinis naman itong tubig sa flower vase. Wala na nagawa si Robert dahil nanghihina na din siya. Sabi ni Lynette, hindi naman sumasakit ang tiyan ko Robert, kaya subukan mo na inumin kahit konti lang para magkaroon ka ng lakas, at uminom si Robert ng tubig. Sinubukan naman ni Lynette tanggalin ang bubog sa likod ni Robert, ngunit hindi matanggal ni Lynette dahil malaki ang pagkakabaon nito sa likod ni Robert. Nanghihina na talaga si Robert dahil sobrang dami na ng dugo ang nawala sa kanya. Kaya hindi na malaman ni Lynette ang gagawin niya. Pinilit niya buksan ng pinto at sa wakas nabuksan niya ito. Kaya iniwan niya muna saglit si Robert para makahanap siya ng tulong. Samantala, sila Annalyn, Lindon, Zoe gumagawa na ng paraan kung paano bubutasan ang ulo ni Moira, kung paano ito ooperahan. Gagamitin ni Lindon ang drill para mabutasan agad ang ulo ni Moira dahil wala na nga sila paraan na pwedeng gawin dahil natrap na sila. At kailangan na nila butasan dahil kung hindi bubutasan ang ulo ni Moira, mamamatay ito. Nag-iiyak si Zoe dahil baka daw mali ang naiisip nila Annalyn at Lindon. Hindi na alam ni Zoe ang gagawin. Baka magkamali daw sila Lindon sa gagawin kay Moira. Pinapakalma ni Annalyn si Zoe. Pinipilit ni Lindon na kailangan na nila butasan. Sabi ni Annalyn, kailangan na namin ng consent mo Zoe na kailangan butasan ang ulo ni Moira. Kaya pumayag na din si Zoe na butasan ang ulo ni Moira para lang mailigtas ito. Samantala, sa ibaba ng building, nakalabas na ang isang kaibigan ni Zoe na doktor at nakita ito ni Susan. Nagmamakaawa ito kay Susan na tulungan siya neto. Sabi ni Susan, ikaw ang kaibigan na marites ni Zoe, di ba? At naalala ni Susan ang ginawa nito sa kanya. Pinagbintangan siya dati na magnanakaw, kaya hindi malaman ni Susan kung tutulungan ba niya o hindi. Dahil ang sama ng ugali nito sa kanya dati. Nagmakaawa ito kay Susan, ngunit sabi ni Susan, pasensya na, hindi kita matutulungan. Kailangan ko hanapin ang apo ko na si Annalyn, at umalis na si Susan. Sa itaas ng building, wala pa rin tigil ang iyak ni Zoe at sinimulan na agad nila Annalyn at Lindon ang pag-opera gamit ang drill at iba pang tools. Nilagyan nila ng mga alcohol ang mga gagamitin nila. Nakatingin lang si Zoe sa kanila Annalyn at Lindon habang umiiyak ito. Sabi ni Lindon, Annalyn ikaw ang gumawa
ikaw ang magbutas ng ulo ni Moira, nagulat si Annalyn. Sabi nito, Dok Lindon, ikaw ang senior doctor, kaya ikaw dapat ang gumawa niyan, hindi ako, bakit ako? Sabi ni Lindon, ikaw ang gagawa, Annalyn. Naniniwala ako sa'yo, Annalyn, na maliligtas mo si Ma'am Moira at alam kong kayang-kaya mo. Sabi ni Zoe, sigurado ka ba, Annalyn, na kaya mo? Nagiiyak ito. Sabi ni Lindon, magtiwala ka, Zoe, kay Annalyn. Kayang-kaya ni Annalyn yan. Naninigurado pa din si Zoe kay Annalyn kung maliligtas ba ni Annalyn ang buhay ni Moira. Nagiiyak ito. Wala naman na isagot si Annalyn kay Zoe dahil seryoso siya sa gagawin niyang pag-opera kay Moira. At binuksan na nga ni Annalyn ang drill. Nire-ready niya na ito para operahan na si Moira. Nagkatinginan sila Zoe at Lindon. Pinapakalma ni Lindon si Zoe para tumigil na ito umiyak. At nagdasal sila na sana maging okay ang operasyon kay Moira at sana mailigtas ni Annalyn si Moira. Buong tapang na ginawa ni Annalyn ang lahat para lang mailigtas niya si Moira. Hindi na inisip ni Annalyn magalit kay Moira dahil marunong naman siya magpatawad. Kahit sobrang sama ng ugali ni Moira sa kanila ng nanay Lynette niya, ang nasa isip niya na lang ngayon ay mailigtas niya ang buhay ni Moira. Madami-dami pa tayo aabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.